Ang gout ay isang uri ng arthritis na nagde-develop kapag ang iyong blood uric acid levels ay mataas. Ang uric acid ay bumubuo ng crystals sa mga kasukasuan, madalas sa mga paa at mga daliri, kaya ito ay nagdudulot ng malala at masakit na pamamaga at nagre-resulta ng needle-like pain na tinatawag na gout attack. Ang ibang tao ay kinakailangan ng medikasyon para gamutin ang gout. Ngunit, ang diet ay talagang makatutulong din. Kaya, mahalaga na alam mo ang mga natural na home remedies para mapababa mo ang level ng iyong uric acid. Kung ang iyong uric acid level ay mataas kaysa sa normal, ang pagkain ng mas maraming prutas at ilang mga inumin na aming babanggitin sa video na ito ay makatutulong sa pagpapababa ng uric acid naturally. Ginger. Ang ginger o luya ay kilala dahil sa malaking tulong nito sa pagpapaganda ng digestion. Ngunit, ang luya ay nakatutulong din sa pamamaga ng ilang parte ng katawan gaya ng gout. Sa isang pag-aaral, natuklasan na ang ginger ay nakapagpapababa ng uric acid levels sa mga taong nagkakonsumo ng luya. Maaari kang magluto ng iyong sariling ulam na mayroong luya para mapababa ang iyong uric acid levels at mabawasan ang pamamaga ng iyong mga kasukasuan. Pwede rin gumawa ng ginger tea. Kung ikaw ay nakararanas ng gout attack dahil sa iyong mataas na level ng uric acid, ang luya ay makatutulong din dito. Ang isa pang pag-aaral ay napatunayan na ang paglalagay ng ginger paste o compress sa masakit na parte ng katawan ay nakatutulong sa pagtatanggal ng sakit. Madali lamang gumawa nito. Hiwain ang luya ng pinong-pino at ilaga ang isang tablespoon nito. Pagkatapos, magbabad ng isang malinis na tela o tuwalya sa pinakuluang luya at ilagay ito sa masakit na parte ng iyong katawan kapag ito ay naipalamig mo na for 30 minutes. Tandaan na ito ay maaaring magdulot ng skin allergy. Kaya, mahalaga na itry mo na ito sa maliit na parte ng iyong balat. Celery. Ang celery ay kadalasang ginagamit para sa paggamot ng UTI. Ang celery seed extract naman ay inirerekomenda bilang isang home remedy para sa gout. Ito ay sa kadahilanan na ang celery seed ay mayroong lutolin, isang compound na nakapagpapababa ng uric acid levels. Ang mga antioxidants sa celery ay nakatutulong din sa pagtanggal ng pamamaga ng iyong mga kasukasuan. Kung nais mong subukan ang celery seed extract bilang isang supplement, kausapin ang iyong doktor muna at sundin ang mga instructions sa product label. Green tea. Sinong may sabi na ang green tea ay maganda lamang para sa mga taong nagpapapayat? Maraming pag-aaral ang nakapagpatunay na ang green tea extracts ay nakapagpapababa ng produksyon ng uric acid sa katawan. Kaya, ito ay isang magandang inumin para sa mga taong may gout o mayroong mataas na uric acid levels sa katawan. Apples. Ang pagkain ng mansanas ay isa sa mga natural na paraan para mabawasan ang uric acid levels sa iyong katawan. Ito ay dahil ang mga apples ay maraming fiber, isang nutrient na nag-aabsorb ng uric acid mula sa iyong dugo.
Ang mga mansanas ay mayroon ding malic acid. Ang acid na ito ay nakapag-neutralize ng mga negatibong epekto ng uric acid sa iyong katawan. Banana. Kung ikaw ay nakapag-develop ng gout dahil sa iyong mataas na level ng uric acid, ang pagkain ng saging araw-araw ay makatutulong sa pagpapababa ng iyong uric acid level sa iyong dugo. Kaya, mababawasan din ang sakit na iyong nararamdaman. Ang mga saging ay mababa sa purines. Ito ay ang mga compounds na nagiging uric acid kapag ito ay na-digest ng katawan. Kaya, ang pagkain ng mga prutas na mababa sa purine ay maganda para sa iyo. Ang isa pang rason kaya maganda ito para sa iyo ay dahil ang mga saging ay meron ding fiber. Ito ay nakapagtatanggal ng uric acid sa iyong katawan. Hibiscus. Ang hibiscus, isang namumulaklak na halaman, ay napatunayang nakapagtataas ng uric acid levels sa iyong ihi. Ibig sabihin, nakatutulong ito sa pag-absorb at pagbabawas ng uric acid sa iyong katawan. Subukang uminom ng hibiscus tea. Maaari mo itong makita sa mga grocery store o kaya naman ay gumawa ng iyong sariling tea gamit ang tuyong hibiscus. Pakuluan lamang ang mga ito sa tubig for 10 minutes. Citrus fruits. Ang mga prutas gaya ng orange and lemon ay maraming vitamin C at citric acid. Ang pagsasama ng citrus fruits sa iyong diet ay makatutulong sa pagpapanatili ng healthy uric acid levels sa iyong katawan dahil ang mga prutas na ito ay nailalabas ang mga sobrang uric acid. Cherries. Ang cherry juice ay sikat sa pagpapagaling ng gout. Ayon sa isang pag-aaral noong 2011, ang pag-inom ng 8 ounces ng cherry juice araw-araw ng 4 linggo ay may malaking kabawasan sa uric acid levels ng dugo ng mga tao. Ang cherries ay merong anthocyanins, isang natural anti-inflammatory. Kaya, maganda rin ito sa pagbabawas ng pamamaga ng iyong kasukasuan. Ang mga tart cherry juice ay madaling makita sa grocery stores. Dandelion. Ang dandelion ay isang ringtsaa na pwede mong gawin sa iyong bahay upang matanggal ang sobrang uric acid sa iyong katawan. Nakapagpapaganda rin ito ng pagkilos ng iyong kidneys. Kaya, mas madali makapagtatanggal ng sobrang uric acid ang iyong katawan. Makakakita ka ng dandelion tea sa mga grocery o kaya naman sa health food stores. Kung nais mong sumubok ng supplement o dandelion extract, makipag-usap sa iyong doktor at sundin ang mga instructions sa label ng produkto. Cucumber at carrots. Ang carrots ay mayaman sa antioxidant na makatutulong sa pagkontrol ng production ng enzymes. Dahil sa kanilang mataas na fiber content, pinapaganda nito ang kakayahan ng iyong katawan na ilabas ang sobrang uric acid sa iyong dugo. Ang cucumber o pipino ay isang magandang option din para sa mga taong may mataas na uric acid levels.
apple cider. Ang apple cider ay mayroon ding malic acid. Ito ay hindi lamang nagbe-breakdown ng uric acid, ito ay nakatutulong din para ang mga acid na ito ay mailabas ng iyong katawan. Ang kailangan mo lamang gawin ay maghalo ng 2 tablespoon ng apple cider vinegar sa 1 baso ng tubig at inumin ito kada araw. Drink coffee. Ang kape ay mayroong antioxidant na tinatawag na chlorogenic acid. Ito ay nakapagpapababa ng uric acid levels at nakatutulong sa pag-iwas sa gout. Sa katotohanan, ang isang pag-aaral noong 2007 ay nakapagpatunay na ang mga taong umiinom ng 4 tasa ng kape kada araw ay mayroong 40% na mas mababang risk sa pagkakaroon ng gout kaysa sa mga taong hindi umiinom ng kape. Ang pag-inom ng 4 tasa ng kape kada araw ay safe para sa mga masisiglang adults ayon sa Mayo Clinic. Ngunit, kapag sumobra ka na sa bilang na ito, pwede kang makaranas ng caffeine-related side effects tulad ng pagsakit ng ulo, insomnia, at nervyos. Baguio beans. Ang baguio beans juice ay mas effective sa pagpapababa ng uric acid level kaysa kainin ito ng direkta. Hindi man ito masarap inumin para sa iyo, tandaan mo na lang na maganda ito para sa iyong kalusugan. Olive oil. Ang olive oil ay mayroong anti-inflammatory at antioxidant compounds na mahalaga upang maipababa ang uric acid levels. Maaari mo itong gamitin bilang dressing sa iyong salad. Ang olive oil ay mas magandang gamitin kung ikaw ay magpiprito ng itlog, isda, mga gulay o manok. Kailangan mong isama ang olive oil sa iyong diet sapagkat ito ay mayroong healthy fats at nakatutulong ito sa paggamot ng namamagang mga kasukasuan. Mga pagkain na dapat mong iwasan. Purine-rich foods. Ang purine ay ang mga compounds na natural na makikita sa mga pagkain. Kapag ang ating katawan ay dinigest ang purine, ito ay nagiging uric acid. Mayroong mga masusustansyang pagkain ang mayroong mataas na content ng purine. Ibig sabihin, pwede mong bawasan ang pagkain ng mga ito kaysa naman totally itong tanggalin sa iyong diet. Ang mga pagkain na tuna, sardinas, bacon, hipon at alimango ay ilan sa mga halimbawa ng mga pagkain na maraming purine. Alcohol and sugary drinks. Ang alak at mga matatamis na inumin gaya ng mga soda at juice ay nakapagtataas ng iyong tsansa na magkaroon ng gout dahil ang mga ito ay nakapagbibigay ng calories na hindi naman kailangan ng iyong katawan. Ang alak at matatamis na inumin ay pwedeng magdulot ng paglaki ng iyong timbang at problema sa iyong metabolism, kaya maaaring tumaas ang iyong uric acid levels. Nagustuhan nyo ba ang aming video? Ano pang hinihintay nyo? Kayo'y mag-like and subscribe na! At syempre, huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell para sa agarang updates. Muli kaming Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!